former Senator Bongbong Marcos nakapagtala na naman ng bagong record. Ayon nga sa presidential poll survey mula sa Tangere, nakapagtala si Bongbong Marcos ng 60% survey rating, taliwas sa pinapakalat ng mga kampings na bumababa na daw ang ratings ni Bongbong Marcos. Pahiya na naman ng mga kampings. Bago ka pa lamang sa akin channel, mag-subscribe ka na at tumutok lamang sa video na ito para sa buong detalye. Nanguna na naman sa presidential at vice presidential survey mula sa Tangere, itong si former Senator Bongbong Marcos na nakapagtala ng 60% survey ratings. Maging si Mayor Inday Sara Duterte ay nakapagtala ng 53.67%. Nakapagtala na naman ng bagong record itong si Bongbong Marcos, taliwas ay pinapakalat ng mga kampings na bumababa na ang ratings ni Bongbong Marcos. Mula nga sa undecided ay nakakuha ng 2.46%. Panglima si Manny Pacquiao na mayroon lamang 2.75%. Pang-apat si Ping Lacson na mayroong 2.83%. Samantala ang dating pangalawa, ngayon naungusan na ni Merisco Moreno. Naging pangatlo na itong si Lenny Robredo na mayroong 15.08%. Pumangalawa na si Mayor Risco Moreno na mayroong 16.29%. At nangunguna itong si former Senator Bongbong Marcos na nakapagtala ng pinakamataas na 60.33%. Mula ito sa Tangere na nagkaroon ng survey mula January 3 to January 8, 2022. At para naman sa Vice Presidential Survey mula January 3 to January 8, 2022, ang undecided ay 2.25%. Lito Atienza, 1.46%. Pang-apat na lamang itong si Kiko Pangilinan na mayroong 4.67%. Pangatlo itong si Doc Willy Ong na mayroong 17.33%. Pumangalawa si Tito Soto na mayroong 20.42%. At nangunguna, hindi matibag-tibag, itong si Mayor Inday Sara Duterte na nakakuha ng 53.67%. At narito pa ang analysis ng isang magaling na political blogger na si Franco Mabanta. The latest on the presidency, the reputable, honorable people at Tangere are the first ones out of the gates with their presidential survey results for 2022. I'm happy to publicly share the broad strokes but won't share the advanced analytics. Bongbong Marcos finally breaks a 60% barrier. He was ranging between 56% to 59.7% throughout last month, depending on which pollster you'd collect the data from. 6 out of every 10 Filipinos in an 8-horse race for Malacanang with over a dozen relevant national parties is remarkable. Isko Moreno jumps up several points to overtake VP Lenny Robredo for second place. With 4 months till May, Lenny now has almost exactly a quarter of the votes of Bongbong Marcos. May thinks the most significant consequential development is this: 63% of all Bongbong Marcos voters now have Isko as their second choice. That's an immense leap from the last month's 45%, meaning if anything manifests with the Marcos disqualification case, 3 out of every 5 of his voters are intent on transferring to the mayor of Manila, which would push Yorme to a whopping 52% overnight. Inday Sara Duterte maintains her very comfortable lead in the vice presidential race with over half of the electorate. She's at almost 2.5 times of Senate President Tito Soto and exactly 3 times of the good Dr. Willy Ong. As everyone knows, barring any tremendous or shocking turns of events,
as it now stands, it's the uni team's race to lose. In that sense, nothing has changed. These poll numbers were from a sample size of 2,400 respondents and facilitated between January 3 to January 8 of this year. Yes, the headlines today are true. Last Saturday, January 8, 2022, hackers downloaded COMELEC user passwords along with voters' personal information, which can affect the May results. 60 gig worth of data was allegedly stolen. Stay safe, everyone. Omicron is incredibly contagious, but fortunately nowhere near as lethal as Delta. Still best to be prudent for yourselves and for your loved ones. See you soon. At pinagkumpara pa nga ni Franco Mabanta ang kanyang naging analysis last month. The most important presidential election of your lifetime, by Franco Mabanta. One international and three domestically facilitated surveys came back this week, and they're all consistent in that Bongbong Marcos is now polling between 56% to 59.7%. Breathtaking numbers. For perspective, the person in second is polling at just 15%. Note, anyone who's ever worked closely with me and my team knows that we only use the very best, most reliable pollster to get a clear snapshot of the political landscape. Expensive, yes, but people whose work output is honorable will always be worth the price of admission, especially in politics, where a clear and detrimental majority of professional operators and national strategists skew the results they publish based on how much they're paid. Bongbong Marcos is currently doing something that even Rodrigo Duterte, the most loved Filipino president of all time and the most quantifiably popular world leader of the last 5.5 years, wasn't able to do in 2016. Ferdinand Jr. now has over half the electorate. In a 6-candidate race for the presidency, that's an incredible feat. Getting 50% of all voters to love you is a rare even in 2-party systems, as is the case in the United States. American Democrat and Republican presidential nominees usually max out at around 48%. That's commonly their ceiling. Polling at almost 60% with over a dozen national parties and 4 or 5 other candidates competing for the same votes is objectively phenomenal. Apart from Marcos Sr., no presidential candidate has won the majority of the national electorate, over 50%, since Manuel Quezon did it in 1935. Ngayong napatunayan na talagang gustong-gusto ng netizens o ng taong bayan na maging presidente ng Pilipinas itong si former Senator Bongbong Marcos. Taliwas nga sa ipinapakalat ng mga kampings na bumababa na daw ang ratings nitong si Bongbong Marcos. Ngunit ang katotohanan, si Lenny Robredo pala ang lumagapak sa pangatlong pwesto. Nakakahiya. Maging si Mayor Inday Sara Duterte, hinding-hindi na matitibag. Ano ang masabi mo? Huwag kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. Maraming salamat!